sunod na pag-ulan na nararanasan sa malaking bahagi ng bansa sa mga nakalipas na araw, iniulat ng Department of Health Calabarzon na tumaas ang bilang ng mga nagkakaroon ng leptospirosis ngayong taon kung ikukumpara noong 2022. Umakyat na raw kasi sa 76% ang kanilang naitatalang kaso ng naturang sakit. Para sa kabuuan ng balitang yan, alamin sa aking report. Nagbabala ang Department of Health Center for Health Development o DOH CHD Calabarzon sa publiko laban sa sakit na leptospirosis ngayong maraming lugar sa bansa ang lubog pa rin sa baha. Ayon sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESU, umakyat na sa 75 kaso ng leptospirosis ang kanilang naitala, kung saan 14 dito ay nasawi mula noong January hanggang July 29, 2023. Mas mataas daw yan kung ikukumpara noong nakaraang taon na mayroon lamang 54 na kaso sa parehas na mga buwan. Ang lalawigan ng Quezon ang may pinakamataas na kasong naitala, sinundan ng Rizal, Laguna, Batangas at Cavite. Ayon kay Dr. Ariel Valencia, Regional Director ng DOH CHD Calabarzon, ang paglusong sa baha, paglangoy at paglalaro sa tubig ay isa sa mga nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng leptospirosis ang isang tao. Ang leptospirosis ay isang nakakaalarmang sakit kung saan ito ay nakamamatay ayon sa mga eksperto. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng pagkakadikit sa balat. Ang bakterya rin na ito ay mula sa ihi ng hayop o kontaminadong tubig. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at posibleng pumasok sa mata at bibig. Paalala naman ng DOH Calabarzon kung hindi maiiwasan ng paglusong o pagkaka-expose sa maruming tubig, ugaliin na lamang ang paglilinis ng katawan at panatilihing malinis ang mga iniinom. Dagdag pa ni Valencia, isa sa mga sintomas ng pagkakaroon ng leptospirosis ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng kalamnan, pagsusuka at iba pa. Paalala rin ito sakaling makaramdam ng mga nasabing sintomas, mabuting agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health centers. Handa rin daw silang mamahagi ng doxycycline capsules kontra sa nasabing bakterya. Para sa Your TV News, Vanessa Cuyofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.